Magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Webes, September 19, 2024. Update po muli tayo sa lagay ng panahon. Ayon po sa PAGASA, nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ang sentro ng Bagyong Helen na may international name na Pulasan. At patuloy na ngayong kumikilos patukong Okinawa, Japan at Southeastern China papalayo po ng ating bansa. Samantala, kahit nasa labas na ito ng ating PAR, ang dating mga bagyong sina Jenner at Helen ay patuloy pa rin po nitong palakasin o i-enhance ang habagat na siya namang mapapaulan po sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang po sa mga susunod na araw. Samantala, may bagong cloud cluster naman na namataan sa silangang bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila dahil po sa habagat na pinalakas ng mga bagyong Jenner at Helen. Asahan po ang malakas hanggang sa matitinding pag-ulan sa Zambales at Bataan at katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Calabar Zone, sa may dyan po sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon Province. May Maropa, Bulacan, sa Pampanga, La Union, Benguet, Pangasinan. Kaya may tsansa po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas apektado ng mga ito. Ang nalalabing bahagi ng Central at Southern Luzon at Western Visayas ay patuloy po ng mga karanas na makulimlim na papawirin at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay mga localized thunderstorms naman po ang posibleng magpapaulan. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa mga posibilidad po ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kapag may malalakas na ulan, at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.